Tuloy natin yung mga gustong magninong dyan. Ha? Lista mo na eh. Habulin ang deadline. Uy, ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. Tayo po ay naandito na naman sa ating lechonan. Ayan, mayroon po tayong anim na lechon ngayon. Thanks God talaga. Blessing na naman po. So, ayun. At kakaalis lang po ng ano ba ang tawag? Bossing po ng ano eh, isa sa mga may hawak po na agent. Coca-Cola agent. Ayan, ng hawak po niya. Malaking area eh. Halos sa Mexico Arayat daw hanggang Santa Ana siguro. So malaki-laki po ang hawak niyang area. At kagagaling lang po ni Sir dito. Kasi siyempre, ang ganyan, tinitingnan po nila yung mga malakas na kainan. Naks naman. Yung mga ganyan po. Pinunta nila. Nagulat nga din ako. Sabi niya, Sir, tagong-tago pala. Pero sabi niya, bakit ang daming kumakain? Kasi balak po nilang malay natin. Ano? Titingnan na po nila kung paano tayo matutulungan. So, Coca-Cola products, mga ka-farmer. Kakatuwa naman. Ano? Sabi ko nga, kailangan natin ng isang ref pa. Malay natin, biyayaan tayo ng isang ano, di ba? Na sponsored by ano, Coca-Cola. So, ayun. Sana. At yun mga ka-farmer, dami pong tumatawag, nagtatanong kung bukas kami. Yan, pasensya na po. Ano po muna tayo? Pasabik muna tayo. Sabi ko nga, mga ganitong business, hindi po minamadali. Ano lang, slowly but surely tayo. Ayoko naman pong i-pull blast na parang, ano mo, mas maganda na yung, ano muna, expect lang po muna na ganun lang, Sabado, Linggo, so para maipo naman muna yung mga customers. At malay natin, pagka lumalakas, at talagang ano, i-announce ko na po na Wednesday and Thursday, pwede nating isingit yan. Wednesday and Thursday pala yun. Kasi Monday, day off. And Tuesday and Friday is the preparation day. So at least po, yung trabaho ng mga boys ay makukontinue na without a day off. No? 4 days work, 2 days preparation, 1 day off. So, yun po yung ano ko. Pero hindi pa naman po ngayon kasi mayroon pa naman po mga gagawin. Kagaya nung sabi ko gusto ko magpagawa ng kubo rito. Pero titingnan po muna natin, slowly. Kasi nga, under trial pa po, nakakadalawang araw pa lang naman. Pero syempre, naandun na rin po yung dapat alam na rin naman na kung naman yung anong gagawin. Ano. So, ayun, gagawa tayo ng kubo nga dito, gaya na sinabi ko nung nakaraan. For the big group na gusto pong masolo ang kainan, let's say, ka-farmer 20 kilos na lechon, pwede ba namin order? Kasi, kunyari, malaki kayong grupo, mas makakatipid po kayo kung order kayo na isang baboy. Ayan ha, hindi ako madamot. Makakatipid po kayo. Kesa magbibil ka ng, di ba? So, pwede naman kayong umorder na, gusto ko ng sisig, tikman natin. Pero kung let's say, isang lechon na, para ma-enjoy po ninyo, 20 kilos, di ba? 10,000, a farmer, ayan, di ba? Ilang kanin, paano na, para may ano na natin. So, mas makakatipid po. Kung let's say, 20 persons kayo, i-order ka na lang ng isang ano. Tapos, kung may kubo na po dito, edi sa inyo na. Magamit na po ninyo. So, ayun. Tapos, ayun, maraming salamat pala. Kay Mayora, may order na naman dalawa para sa Sabado. Ayan, thank you po. Tapos, si Boss Regs may order din pong isa sa bukas naman. Kakatuwa naman ano. Inabot daw nila yung anong unang araw, yung ulan, pero nung Sabado, Linggo, gumanda na daw po yung panahon. Ayan, balikan natin tong ginagawa kasi nga ayan mukhang matatapos nila to ngayon. Ako, tinitigyahawat ako. Parang gusto kong tirisin pero masakit. So, ayun po mga ka-farmer. Parang may namamatay ng isda. Ano yung ano mo? Dala-dala mo yan. So,
So, ayan po ang problema natin. Dahil nga init ulan kanina, ay may nakita po akong darag, oh, ganda. May nakita po akong isda na lumutang. So yun sa atin, mga kailan ba umulan? 2 days, mga 3 days po. May mabaho na naaangat. Kaya sana yung tubig ay ayun ah, meron na nga, sabi ko na. Ayun doon, meron na doon. Ayun, may puti na yan mga farmer, isda. Oh, dito, meron na rin ako nakita. Ayun na, sabi ko na eh. Yung sobrang ulan na yon, oxygen depletion ang mangyayari. Aha, patay tayo. Sayang ha, kahit hindi natin pinakain yan. Yan talaga, hindi ka makakatakas. Every summer, the transition from rainy season to from summer to rainy season, talagang mayroong kang fish kill. Sana naman wag masyadong marami dahil medyo kumakain pa nga yung ano. Oh, may kinakain pa siyang ano, nasa baba pa. Ayun oh. Isa na naman. So, sabi ko kahapon kay Papayan, Papayan ka ako may nakita akong isang nakalutang. Hihintay tayo niya na bukas or next day, may mga lulutang pa. Ayun oh. Ayun pa oh. May fish kill na naman. So, every year naman yan. Kaya lang, mas maganda sana kung mas mataas ang tubig. Mapagpatubig tayo. Kaya lang, wala po eh. Wala pa. Hindi pa umaangat yung ano. Ayan, balik tayo mga farmer. At naku, may isa shoutout pala ako. Mamaya na. May tumusok sa aking Crocs. Na pagka nadiinan lang, sakalang kumukurot-kurot. Parang, ayun na. Sabi ko na eh. May natatapakan eh. Teka, kuhanin ko nga. Ayan oh, okay na. Naglalatag sila ng ano. So hanggang dyan na lang po yung ano, maganda sana mabigyan tayo ng isang ref ano. Kasi yung ating itong ref na ito, pwede nating magamit yan sa mga paksiw, sisig, para naka-prepare na po ang dalawang araw natin. Sana naman maano no, maging apat na araw na lang tayo siguro sa isang linggo, pwede na yun. 4 days a week. Harapon ako pa naman magsambuanga muna. Hindi na kami makakalis ni Bebe nito. Ay, hindi pa napupuntahan yung sambuanga eh. Plus, may darama pa tayong litsyo, no? Salang. Plus yung isa. Muntay. Extend lang ng isa siguro. Okay na yan. Isa lang. Malagyan natin. Oh. Yun doon, hindi na. Pero at least yung angge, hindi na po gaanong ano, no? Kasi isa pang ano yan, no? Bali, dalawang yero pa lang linagay ni Junjun. So, okay na tayo. Sana makahabol yung ating sizzling plate. Si-season ko pa pala. Tagal pa naman mag-season. Sizzling plate. Tapos si Bebe, sabi ko mag-order na ng mga cups pang soup. Nauubusan din po kami. Excited na naman ako para sa Sabado ah. Nag-enjoy ako nung nakaraan. Nung Biyernes, na-stress ako dahil yung preparation. Pero yun nga, hindi naman pala ganun araw-araw.
medyo na overpagod lang tayo nung ano, nung Biyernes. Kasi lahat umpisa eh. So, pero ngayon, ano na, medyo okay na. Side by side. Malaki pala yung isa. Ay, yung malaki, so yung ano, no? Malaki yung isa, 30. Swerte niya na. Medyo malaki yan, ano? Hindi naman po kasi natin may eksakto. Sabi ko nga, minsan 33, 32. Mas malaki. Halos 35 na din pala, itsura, no? Tapos isang 25 kilos. Pagod nga yun, ha? Mga lechonero natin. Tuloy-tuloy. Ano ba dito yung sombrero kong... Ano? Kailangan mo lalay? Matatapos ba ito ngayon? Ay! Matitira na natin ang loft. Oh, yung mga gusto daw magninong, si Junjun ay ikakasal na. Tuloy natin yung mga gustong magninong dyan. Ha? Sabi ko nga, ano na, eto, totoo po ito. Hindi wala po itong halong ano. Pag kinasal si Junjun, sagot ko na ang lechon. At dito na natin gaganapin ang reception. Na Jun? Oh, yan ha. Wala nang ano, wala nang bawian. Makasal lang. Oh, yan ha. So ayan po. Malay natin makahabol pa si Junjun. Ayan na pala yung magpipick up ng ating lechon. Oh, nag-iisa. Yan natay may extra sauce na eh. Yung malaki. Ayan. Malaking baboy. Repeat order ito. Oh. Ayan. Going to San Isidro, San Simon, Pampanga, mga farmer. And actually, yan ay... mayroon pong isang kaibigan na nag-order dito. Tapos, nagdala yata sa kanila. Parang ganun ang kwento. Natikman nila. Tapos yun, hinanap na po nila yung aming lugar. So, last ano, parang nakita nila... kami. Ayun, nag-order na po kahanong ano ba? Siguro last 4 days ago. Kasi nung ano, kailan ba? Sunday sila pumunta dito kakatapos lang po ng lechon na orders namin, yung pabakbakan dito. So, pagbaba namin, dumating po sila. At so binigyan ko nga ng lechon packs, sabi ko tikman niyo po ito. So, ayun. Tapos may kasama sila na schoolmate, ano ko pa, schoolmate kabatch ko, mga farmer. Kalimutan ko lang ang pangalan. Nutrition ang kanyang course eh. Bihira na pala yung course na yun, ano? Nutrition. Sabi nga nila, namamatay na daw yung course na yun. Nutrition. Iilan na lang pong eskwelahan ang may ganong course yata. Pero parang maganda din course yun. Kaya lang, yun nga. Last batch yata sila ng assumption. Iba tayo. Ang natin itong ginagawa ni Junjun. Tibay naman pala, no? Kahit wala nang brace, ano, Jun? Oh? Okay na yan. Ganyan yung ginawa ko sa baba ko eh. Ah, yun doon, ano? In-extend na, no? Yan eh. Talagang gapan. So ayan, meron tayong order additional, kakatawag lang yung kay Boss Riggs bukas 4 o'clock na daw. Tapos yung kay Julius, pangatlong beses na rin yun, mga ka-farmer. Actually yung Julius na yan, nag-order yan
Dati pa po, Bebe Sibulit yun pa. Doon pa po, may tindahan pa po kami sa San Agustin dito sa ano, yung una namin tindahan. Yan po ay, tawag dito, siya po ay umorder na. Tapos naulit after 3 years. Tapos ngayon, umulit na naman. Kasi nga, taga ano pa yata yan, bandang malayo ang lugar niya eh. Pag naalala niya lang na siguro may handaan malapit dito. Ayan. Tayo naman, yan pong kainan na ito, ang permit nito talaga, lechon house yan mga ka-farmer, kasi nga, parehas lang po yan ang permit ng aking kainan doon sa Arayat. Kaya nga nung pinunta po nila ito, medyo natagal lang kami dahil kinonvert pa nila na commercial po itong lechonan. At yung lugar po na ito, ilang square meter. So sabi ko, okay na tayo, kaya pwede na rin naman pong maglagay ng kainan. So ayun lang, nililinaw ko lang. So bukas matatapos na to, baka mag-pigeon lock muna tayo at maisingit nila, no? Bukas Thursday sa Friday, baka pwede. Pwede dalawang araw may magagawa sila doon. Si Dexter wala na naman. Ano kayang balak ni Dex? Di ko alam kung baka Saturday, Sunday lang ang gusto niya yata, ha? Sabado, Linggo lang ba ang gusto ni Dexter? Wala nga. Baka may nilalakad lang. May naayos lang siya. Yung kanina, pinahatid po ata yung order na dalawa. Taga-baryo natin yun eh, kabaryo namin. Piesta po ata dito sa kabilang baryo, Kamba. Tapos, bisita din si Mayora. Sabi ko, lagi nakikita ni Mayora ang farmer's lechon, buti hindi nagsasawa. So, ayun. Kasi nung Friday, lima din po ang order ni may dalawa atang yung QTR. Dalawa din igalo sa birthday niya. Tapos yung isa order nila. Tapos may isa din si ka-farmer Ed Espino. Regalo din po ng isa sa kanya. Yun. Tapos itong dalawa pa. Ay, pa-order ko din to. Mga walk-in yan eh. Marami na po ang mga naka-order sa atin na hindi naman talaga viewer. Yun ang kailangan namin, sabi ko eh. So, at least tuloy-tuloy po ano. Tapos ito naman isa kay Engineer Ocampo. Engineer namin, municipal engineer naman dito sa Arayat yan. Makulimlim na naman. Ayan. Makulimlimens na naman. Okay na tayo. At least yung angge, medyo ano na. Medyo solve na tayo. So, ayan lang naman po ang ating inaalala. Okay na tayo. Tapos, bukas, baka isingit natin yung pigeon loft. Thursday. Baka mag-prepare na din po tayo. Pero, bagay, Friday na lang. Kaya naman i-prepare po ng Friday yon. Preparation namin Friday na lang. Para at least hindi naman maano. Friday. Na, may dumating na naman na baboy. Okay na tayo. Konti pa. Di pa natin alam kung ilan ang makukuha nating malalaki kay ka-farmer Anthony. Bukas, may deliver po siya. So, kakaalaman yan. Marami pala ang order na Sabado. Hindi ka kaya.
makabubong na yung gai. Ayos. Mga tatlong, mga isang buwan lang itong ating ano, ikabayat na pala. Mabigat pa, mabigat. Magdadanigin. Hirap din ano, kasi ginugupit pa no. Mukhang mabibitin pa ata ngayon dyan ah. Ha? Taposin daw. Talaga si Junjun, talagang pinagano niya pa, pinaglapat niya pa talaga yung ano, tubular tsaka yung sipar, yung parlina. Oh, tubular na yung linagay niya dito. Kaya talagang matibay din. Hindi na kasi natin pwedeng lagyan ng poste dito kasi sayang din po yan eh. Eh ano yan eh. Tag dito. Parking rin yan. Ambon-ambon pa yata ah. Kung papakain pa ako ng kalapati yan. Late na yung pagod ang mga lechonero natin ngayon. Umagang-umaga yung ano, dalawa alas 8, isang alas 11, tapos isang alas 2, dalawang alas 5. Ayan po ang order natin ngayon kaya medyo mahabang oras nila. Pero nung Linggo, sila po ay kahit marami tayong order nung Linggo, eh alas 10 tapos na. Pahinga agad. 'Yun ang maganda. Pero sabi ko nga, wala tayong magagawa kung may order na ano. Hindi naman natin pwedeng diktahan yung oras ng ating mga orders. So, chamba kumbaga. Habulin ang deadline. Tapos ayan, maraming salamat pala mga farmers sa mga nag-message sa amin at nag-aabiso na pupunta. So ayan, kasi ako po ay nakikiusap. Lalo na kung malaki po kayong grupo, ayan, sa mga hindi pa po nakapanood ng announcement ko nung nakaraan, pag kayo po ay malaking grupo, let's say 15 or 20 na pupunta po dito at kakain, abisuhan nyo po kami para at least magkakaroon lang po ako ng idea kung baka mamaya kasi, kagaya nga nung, kailan ba yon, Sunday o Saturday din, basta yung dalawang araw na yon, alam nyo kinakabahan ako kasi yung lechon po na nakasalang, ay dalawa lang, 11 o'clock pa lang po nung Saturday, ubos na yung isa. Sabi ko na kung may dalawang hanggang alas 12 eh. So, pero alam ko naman na pagdating ng 12:30, ilan na ilan na lang po ang darating. So mga hanggang from 11 to 12:30, yan po ang kasagsagan talaga ng ano, kahit any ano naman po, any kainan business ano, kahit naman anong basta kainan, restaurant or karinderya, yan po ang busy time. So pag 1 o'clock hupa na yan. Ilan-ilan na lang. Unless nasa kalsada ka, marami-rami pa rin po ang alauna. Mayroon pa rin mga kumakain. Or eat all you can, diba? Marami pa rin na andyan. So, ayun po. Kinakabahan ako. Sabi ko baka kapusin. Kasi syempre nakakahiya naman. Darating kayo dito, malaking grupo. Na-expect nyo, kakain kayo ng lechon. Tapos wala naman pala. So, mas maganda kung
marami po kayo. E paano kung nagkataon po maraming sabay-sabay, ilang grupo, no? Tapos eh, dalawa lang ang niluto natin. Tapos kapusin, wala na po. Hindi na makakahabol dahil kakatayin pa. And then, di ba? Pero kung alam namin na marami po ang darating, eh, at least, makakapag-prepare po tayo ng sasabihin mong tatlo, di ba? So, ini-imagine ko nga yung tatlo. Kasi yung dalawa, windang na kami. Medyo busy na po yung dalawa, no? Eh, yung pa kayang tatlo. So, let's hope. Pero okay lang naman. Wala namang ano. Siguro kaya naman po. Bibilis na rin naman po siguro kami. At kaunting sistema pa, di ba? Kaya yung mga nagko-comment na dapat meron niyang ganito, may inihaw na ganito, may inihaw na ganyan. Hindi pa pula pa po tayo sa sitwasyong ganon. Mahirap po. Unang-una ang inihaw po ay mag-aano ng langaw. Naisip ko na din yan. Kaya lang, ang inihaw na isda, magtatawag po yan ng langaw. So, alanganin tayo sa inihaw na isda. Sabaw po siguro yan, magdadagdag tayo. May free soup naman tayo na. So, ang ano lang natin dyan is mahirap po magdagdag kasi kung mag-iihaw, another tao na naman pong ilalagay mo para lang mag-iihaw. Ang inihaw naman, hindi mo naman pwedeng iihawin mo ng ano, dapat on the spot may marating mata, may nag-iihaw ka, no? So wala pa po tayo doon, pero malay natin. Pero yun nga, medyo inaano ko yan kasi ang isda po is ano po yan, langaw magnet. Lalo na yung mga isdang dagat, yung mga papakol, yung mga, naku po, matakaw sa langaw yan. Hahanapin at hahanapin po yan. So, yun lang. Pero, tingnan po natin, habang bumibilis po tayo, tumatagal, tang na-try natin magdagdag. Kagaya po ng dessert, the next day, meron na po kaming dinagdag na ano, atsara. Ayan, shoutout pala kay Ate Marita. Pasko at Kuya Leo. Sabi niya ka-farmer at tsara. O nga po, sabi ko ganun. Pero hindi na po ako gagawa ka ako. Pwede naman natin pwede naman po tayong mag-order ng atsara. Ano na lang natin isa-serve. Kahit sabihin mo na wala ka ng tubo doon gaano, at least mayroon pong maibigay, no? Kasi kung marami naman pong papaya, kung kami pa gagawa, ewan ko lang kung magagawa ako pa. Kasi actually, alam nyo, hindi po ganun. Panahon ng kalaban mo dyan, yung oras mo, di ba? Matrabaho din po yan. Kaya nga yung may mga kainan, halos karamihan dyan, meron na lang silang partner, may tagagawang ganito. Tinutubuan na lang. Chowking, di ba? May nagdi-deliver ng siomay. Meron na po silang kontratang siomay. Meron ng mga panadiriya. Iba po ang gumagawa ng insimada nila, dinideliver na lang. Papalitan na lang po ng pambalot yon, 'di ba? Na brand nila yon. So, ganun ang ginagawa nila kasi mas mabilis. Yung sikat na kainan dito sa Arayat, may nagbibigay po ng leche plan sa kanya. Oh, ang tubo niya magkano? Laki. Malaki po ang tubo. Mga ganun ba? So, ganun talaga. Kasi hindi naman na po magagawa ng ano yun eh. Hindi na po nila magagawa unless talagang ano, pero mas mabilis na po kasing titikman mo, 'di ba? Tapos sa kung pasado sa iyo, hindi ayun, available na lang, parang ganoon. Ay, so ayan, mga ka-farmer, ako ibababa na. Napakwento na naman ako. So ayan, tapos na tayo, ha. At meron ba tayong shoutout? Ayan, doon na lang po sa kabilang vlog. Hanapin nyo na lang mga nagpapabati. Meron po tayong shoutout, sabi ni Bebe. So ayan, maraming pong salamat. At it's another malitsyong weekend. Abangan nyo po yan, mga farmer. Malitsyo na naman ang ating weekend. Siyempre, unang-una nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil blessing yan. Sa kanya po galing lahat. So ayun, maraming salamat at magandang buhay.